Hello, ako nga pala si Coach Revan. Kung nahihirapan kayong pumili ng copy trader ninyo dito sa BitGet app, is nandito ako para ituro siya. Now, punta tayo ngayon sa copy trading. So, sino yung pipiliin mo dito, Coach Revan? Napakarami niyan. Guys, yung top 5 lang yung pinipili ko. Bakit yung top 5? Kasi sila may pinakamagandang stats, no? Kasi di naman sila aabot dito sa punto ng rank na to kung hindi sila magagaling. Pero again, guys, not a financial advice. And kung tatanong ninyo magkano yung puhunan ko kada araw, is $10 lang ako a day. Single ako, guys. Wala akong binubuhay na pamilya. Pero kung may binubuhay ka, pag-isipan mo dahil ang copy trading ay sugal. Pero kung gusto mo mag-copy trading, meron tayong link sa baba. Meron din tayong code na pwede mong gamitin for more possible rewards. Kuya! Hello, ako nga pala si Coach Rev. And we are back again with another video. So this video is about, again, Axie Infinity Origins. So kung napanood mo kaninang 5 PM yung balita sa Axie Infinity V2, maybe now is the right time naman din para malaman mo yung balita regarding Axie Infinity Origins, no? Kasi may mga bagay na hindi lang tawag doon, hindi lang pagbabalik ng V2 ang solusyon, no? Kasi now kapag bumalik si V2, hindi naman dapat na mapabayaan na si Origins. Kasi marami rin namang naglalaro ng Origins, right? Maraming naglalaro ng Origins. And that is something na dapat ding i-address. No, that is something na dapat ding i-address ng Sky Mavis. Now, we suggested another option, no, para mas mapaganda, no, si Origins. So, nag-ano kasi dito si Hale. Nag-poll siya. So, basahin nyo, guys. Or basahin natin. So, sabi niya, the cost to participation in Axie Origins Season 2 is, so, optional, share a picture of an Axie that you can't believe was listed at floor price and has been doing well for this season. So, yeah, I still voted for a bit high kasi medyo mataas pa rin siya. Now, bakit pa siya naging mataas, Coach Rev? No? Eh, may mga floor price naman na nagli-leaderboard. Yes, 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 merong floor price na nagli-leaderboard. Pero kapag pumalag ka pa rin talaga sa swirl team na talagang mabuburaot ka na lang at dahil wala kang matira, eh wala ka rin namang magagawa. No? And magkano ba yung mga swirl team na yan? Nasa around 5,000 pesos din yung mga yan isa. No? Now. Basahin muna natin yung mga reactions bago ko basahin yung basahin yung aking insights regarding this. Pero by the way nga pala, no, I would like to thank everyone, no, for supporting our channel. Grabe yung naging suporta na na-receive natin this past few weeks, no, especially sa ating Lunation code, no. Slowly naabot na natin yung top 50. So thank you so much. So sa mga curious dyan, yung Lunation code po natin is Coach Rev, all caps, walang space. So yeah, thank you so much. Appreciate it, guys, no. Hopefully maabot natin yung top 50 spot in the future. Pero yeah, balik tayo dito, no. Sabi dito ni Hale, participate doesn't necessitate placing in the top 100. If you're able to compete within a comfortable budget and feel like you're performing well, then that's quite good. So, ito na, no? Ito na, si Stark, guys. Stark Axie, no? Isa to sa mga medyo, hindi naman nakasagutan natin, no? Pero medyo nagkaroon tayo ng konting misunderstanding regarding my tweet before, no? About sa guilds. Now, sabi niya dito, no? I voted still a bit high, and if I'm honest, the main concern is because I take into account how worthless my Axies will be after the season. If you can address that first, it will help a lot. Yun naman kasi, di ba? Isa sa mga pangit na feature ng Origins right now is unlike kay V2, kahit papano, yung mga rank, yung mga Axies mo kay V2 last season, medyo didikit pa rin siya dun sa MMR the next season, eh, di ba? Although mananerf siya, pero hindi masyadong lalayo na totally lalayo, no? Pero kasi kay Origins talagang lalayo talaga to the point na magiging floor Axie, no? To the point na magiging floor Axie yung Axie mo sa sobrang laki ng nerf na mangyayari, no? Kasi yung nerf sa kanya, for example sa Rosa, ang laki ng nerf sa Rosa, diba? Dati walang if initial yun, diba? Sleep lang yun, kahit panghuli mo yung itira goods yun. Pero ngayon, diba, like kanya, ang laki ng nerf, naka-yung if initial pa, tapos ang laki pa ng mga changes sa balancing, diba? So yeah, ngayon, okay, ngayon, ito na, medyo masakit na lalamunan ko, no?
Ito na yung suggestion natin. Okay? Ito na. Yun na ba nagsasalita, guys? Pangatlong record na to. Pero yeah, papapiwan lang natin. So sabi ko dito, what Origins needs is another gameplay mechanic that will require either logical or physical skill that will turn the tides of the game. The game should not solely rely on deck building because it kills the excitement of the game. Also fix bugs as soon as possible. So medyo marami-rami din yung mga reactions dito, no? Pero this is something na tawag doon na dapat i-address. No, kayo guys, ano sa tingin niyo problema kay Origins? Ako, ang tingin kong mali kay Origins is lack of another skill. Hindi siya skill game. Skill game sa deck building, no, kagaya sabi ko, no, solely rely on deck building kasi yung skill sa kanya, pero within the game. Now, Coach Rev, ano ba yung mga bagay na pwede mong masuggest, no, dyan sa skill na yan? Now, ang isa sa mga nakita kong pwede nating gawin dito, no, is yung pipili ka ng card sa kalaban mo. Tapos yung card mo, pipili rin ng card sa'yo. So, mag-i-exchange cards kayo ngayon. Diba? May at least 2 cards kayong mag-i-exchange kayo. Now, ang mangyayari dyan, masisira ng kalaban mo yung deck mo. And ikaw rin, masisira yung deck mo kasi pinili ng kalaban mo yung deck mo. Ngayon, maganda yun, diba? Maganda yun. Now, hindi na masyadong tataas yung presyo ng mga axis na yun. Kasi iba-iba na eh. Iba-iba na ng cards. Kahit na perfect deck ako, eh kung guguluhin din naman ang kalaban ko yung deck ko sa simula ng game, eh di wala rin. Now, second option, no, pwede silang maglagay ng another parang rock, paper, scissors sa turn 5 or round 5. Now, kung sino yung manalo dun, is magkakaroon ng double damage. Diba? So, sa round 5, magkakaroon siya ng double damage. No? So, that's, I mean, medyo frustrating yun, di ba? Kasi medyo luck-based si rock, paper, scissor eh. Pero sabihin natin na hindi rock, paper, scissor. Sabihin natin na pwedeng tug of war, di ba? Pabilisan kayo pumindot sa round 5, di ba? Yung mga ganong klase ng ano, yung mga ganong klase ng mechanic. Kasi yung energy burst mechanic, hindi naman siya skill-based, to be honest eh. Hindi naman ano yung energy burst. Titira, ang logic sa kanya, titira pa rin ang titira sa kanya eh. Yes, may cotton tail, pero the point is ganun pa rin eh. Diba? So yes, medyo nagkaroon ng twist, pero hindi yun enough. So kailangan natin ng parang a blood moon type na skill na kung saan talagang gagamit ng either logical skill yung player, yung pwede kayo magpalit, o kaya naman is yung magdo-double damage bigla yung kalaban mo, diba? So sa mid round. So yeah, I mean, I have a lot of suggestions na pwede ko masuggest dito. Pero, ewan ko, like, nakadepende pa rin talaga sa kanila yun. So, kaya guys, you can follow me on Twitter. No? Tapos, every time na may mga suggestion tayong ganyan, diba? May mga suggestion tayo. Bukod sa mga giveaways natin sa Twitter. So, pwede nyo rin akong i-follow sa Twitter para pag nakita nyo yung suggestion ko, i-like ninyo yung mga post natin. Di lang mga suggestion. Yung mga post natin, i-like ninyo. Kasi, once mas marami kang followers, guys, mas pinapakinggan ka. So, willing naman ako, guys, na maging bosses ninyo kung sakali man, di ba? Yun lang, hindi pa tayo ganun kadami yung followers. Eh. So, kasi the more followers, mas magiging legit din kasi talaga. Di ba? Kasi, minsan, mga bots lang din naman eh. Kaya naiintindihan ko rin naman sila na baka kaya hindi nila pinapakinggan yung mga konti yung followers kasi baka bots lang din, ganun. I mean, di naman sila masyadong nagre-rely sa followers din. What I mean is, siguro mas kakalat. Ayan, mas magiging viral. Ayan na lang yung term. Okay, rephrase natin na nakikinig sila sa masikat. No? Siguro kasi hindi umaabot sa kanila yung balita kasi yun nga, konti yung followers, di ba? Wala masyadong nagre-retweet. Eh kung marami yung nagre-retweet, marami yung nagre-react. Now, makakot nun yung attention nila. No, in fairness naman din sa Sky Mavis, no, hindi naman sila masyadong tumitingin sa followers, no, right now. No, yun nga lang talaga. May nahihirapan sila siguro na marinig yung boses nung hindi ganun karami yung follower kasi hindi naman umaabot sa kanila yung balita.
So ayun, clarification tayo dun. Again, hindi sila masyadong tumitingin sa followers pala. No, kasi nga may issue na naman ngayon din. Daming issue ng Axie Infinity lately. Grabe. Grabe yung balita sa Axie. Hindi yan, wala nang issue. Pero, sad na lalaman ako, guys. So, yun lang. Follow nyo kung gusto nyo. Ayaw nyo, bahala na kayo. Pero hindi, joke lang. So, yun lang, guys. Buya. Hello, ako nga pala si Coach Evan. Kung nahihirapan kayong pumili ng copy trader ninyo dito sa BitGet app, is nandito ako para ituro siya. Now, punta tayo ngayon sa copy trading. So, sino yung pipiliin mo dito, Coach Evan? Napakarami niyan. Guys, yung top 5 lang yung pinipili ko. Bakit yung top 5? Kasi sila may pinakamagandang stats, no? Kasi di naman sila aabot dito sa punto ng rank na to kung hindi sila magagaling. Pero again, guys, not a financial advice. And kung tatanong ninyo magkano yung puhunan ko kada araw, is $10 lang ako a day. Single ako, guys. Wala akong binubuhay na pamilya. Pero kung may binubuhay ka, pag-isipan mo dahil ang copy trading ay sugal. Pero kung gusto mo mag-copy trading, meron tayong link sa baba. Meron din tayong code na pwede mong gamitin for more possible rewards. Buya!